Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the Hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so how are you guys? No, I hope you are doing all okay. Before we start our conversation, let us honor our subscribers. They are now 5,770 subscribers. Thank you so much. And all of our subscribers are located around the world in each continent that we have. We have a subscriber there or subscribers out there on that particular area. Guys, friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all. All right, so ngayon po ay pag-uusapan po natin yung ano po kasi, no? Si Meron po tayong ano dito no may linag po tayo no si PBA no Partido ng mga atleta yun eh no para gano'n, nakalimutan ko ano nga yung PBA, search ko lang guys ha. Kalimutan ko yung ano party list eh, ano ba yung party list na yun, pwersa ng bayaning atleta. Okay, yun ha, ano to eh, dati po itong ano eh yung ano ba to, dati po siyang ano. O, matagal na itong party list na ito, no? Actually. Pero nanalo sila nung inendorso sila ni Manny Pacquiao. Yan. Nag-umpisa doon. So, pero nung ano, last election, nanalo ito mga to, eh, no? Dalawang naging party list representative nila. Siyempre, ang una diyan ay si Migs Nograles. Okay? Kasi parang ano, party list to ng mga Nograles yata, eh, no? Pero hindi ko alam bakit pasok si Manny Pacquiao dyan. Anyhow, ganun po yun ha. Tapos, binalita po natin na baka may balak na tumakbo si PBA Party List Congresswoman Attorney Migs Nograles sa Davao City. Okay? Tapos, may ano po yan, no? Talagang abogada naman, congresswoman, matalino, maganda. No? Yun naman ang katunayan doon talaga. Okay? Siyempre, may appeal. May appeal yan, no? Now, biglang ano, habang nagbabasa tayo ng komento no, ng ating mga subscribers and viewers, no, ano po siya? Nakita po natin, may nakita po tayong comment na pinasa po natin. Ang comment niya ay, syempre, 3 dekada na daw sa politika ang mga Duterte sa Davao City. No? Kailangan na daw palitan. Kaya ganoon naman, eh, no? Minsan, nagsasawa mga tao sa serbisyo publiko ng mga pamilya. Okay? Kaya lang, itla po ako na ano doon, no, sabi niya, with the support of Sandro Marcos, okay, ay mananalo daw si Binibining Congresswoman Attorney Migs Nograles sa Davao City. Okay? So ako naman, na-curious po tayo. Sandro Marcos, siya po yung anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ano po yan? Congressman din po yan ng Ilocos Norte, 1st District. Kaya nag-research po tayo. Na-curious po ang kuya nyo. No? Na-curious po tayo. That's why, ano po tayo, no? Ni-research po natin yan, etc. May mga instances pala na close talaga sila ni Congressman Marcos at saka ni Congresswoman Nograles. Okay? Galing sa dalawang politikang pamilya, no? Okay? Hindi ko lang alam kung mag-ano sila, no? Mag-girlfriend, mag-boyfriend. Hindi natin alam. Baka magkaibigan lang naman. May mga times na sinusuportahan talaga ni Congressman Marcos si Congresswoman Nograles, no? Sinusuport pa nga niya. May picture pa nga doon na noong naging ano, no, parang nag-lead ng plenary si Congresswoman Marcos, ay so Congresswoman Nograles ay talagang sinuportahan ni no, Congressman Marcos. Nilagay niya sa caption, "Nax naman" o "Nax", something like that. Okay? So ibig sabihin, may suportahan talaga sila. Parang natandaan ko pa nga, meron pang instance na nagsasalita si Congressman Marcos nandito sa kabila si ano no si Congresswoman Nograles, nagsusuportahan talaga sila. Tapos sa TikTok naman ni Congresswoman Nograles ay talagang naamin naman niya na close friend and mentor niya si Congressman Sandro Marcos. Okay, ang tanong natin ngayon, no? Sige, iyan ko lang ha. Check lang natin kung ano ang tanong natin. So, pakisagot mga kababayan ko, no, mga friends and
And ayun ang tanong natin, no? Ang tanong natin ngayon, Sandro Marcos, susportahan ba si Mitch Nograles sa Davao? Kaya bang ipanalo ni Sandro Marcos si Mitch Nograles? Something like that, no? Okay? Ayun. Okay, Sandro Marcos, susportahan ba si Mitch Nograles sa Davao? Okay, kaya bang ipanalo ni Sandro Marcos si Nograles sa Davao? Okay, yan. Yan ang tanong. No, kasi ang bailiwick naman ni Sandro Marcos ay sa Ilocos Norte. No, kung si Mitch Nograles ay tatakbo sa Ilocos Norte, maaari pang manalo. No? Pero it's a different story. No? Pag si Mitch Nograles ay tumakbo sa Davao, no, as mayor or congressman, no, hindi kaya ipanalo. Sa tingin ko, ah, hindi kaya ipanalo ni Sandro Marcos. No? And, ititignan din, pag-aaralan din ni Sandro Marcos, kung susuportahan niya ba talaga si Mitch Nograles. Hindi ibig sabihin na magkaibigan sila, close friends na sila, ay susuportahan na niya right away yan. Hindi, pag-aaralan niya ni Sandro Marcos. Kung makakasira ba sa kanyang future, pamilya, no? Eh, tingin mo, pag si, ano, no, later on, naging presidente si Sara Duterte, no, sumuporta, eh baka wala na. Wala ng Marcos na magsisilbi sa ating bayan pagdating ng panahon. Dahil nga, no, sinuportahan ni Sandro Marcos si Mitch Nograles sa Davao. Kaya tingin ko, hindi susuportahan yan. No? Kahit magkano pa yan, kaibigang tunay, magka close friend pa yan, ha? Iaano at ikukonsidera, okay, ni Sandro Marcos sa kanyang future. At saka at the same time, kung susuporta man yan, no, siguro, ano yan, under the table. Ibig sabihin, hindi papalam sa iba, no? Susuportahan niya yan. Something like that. Okay? Pero kung out in the open na talaga susuportahan niya, ay baka hindi po mangyari yun at hindi mangyayari yun dahil nga po isa alang-alang Sandro Marcos kanyang future sa politika. Okay? Sige, hanggang doon na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, parang awa mo na. So, loko lang. Joke lang. Okay, sige. Salamat so much ha, sa ating mga viewers. Okay, talagang nagtataka din po ako no, for the past, ano, nag-ano po tayo, ano, para mayroon tayo 12,000 views, 11,000 views, 10,000 views, 8,000 views. Ngayon, bumababa-baba na lang, eh, no? Pero, ano po natin, no? Ita-target po natin sana. Lagi po kayong, lagi niyo po tangkiligin ang ating programa, suportahan ang ating programa, makinig po kayo, i-share niyo po ito, no? Kasi nga po, ang ano natin, gusto po natin, ano natin, masustain and maintain natin ito channel na ito. Later on, makakatulong din tayo sa ating mga kapwa-tao at ang ating mga pamilya. Alright, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all. Thank you guys. Bye-bye.